Start. Okay, good day. I'm John Dominic De Jesus. So, I am an instructor here in Pamantasan ng Lungsod na Valenzuela. And today, I will be discussing different types of knot tying. So, when we say knot tying, this is simply the methods wherein pag sasama-samahin natin yung mga tali or pwede nating pagdugtungin or mag-serve siya ng function mostly for survival and other actions na pwede nating mapakinabangan yung tali. So, meron tayong more than 10 knots na i-discuss for today. But take note that those are the most basic ones. Okay? So, sa tali, meron tayong iba't ibang elements. So, first is yung tinatawag nating working end, then yung standing end. Okay? Kapag sinabi nating working end, yun yung part na ginagamit natin para igalaw yung tali. Siya rin yung bubuo ng knot. Yung standing end naman, ay yun yung hawak lang natin. So, kapag hawak lang natin, ibig sabihin, hindi natin siya gagalawin unless necessary. Next element natin is yung tinatawag na bite. Pag sinabing bite, ganito lang yan. Isang curve lang siya ng tali. Next natin is yung loop. Kapag sinabi nating loop, alam nyo naman yung itsura ng loop, meron lang siyang isang ganyan. Then, the last one we have is the elbow. Okay? So, differentiate lang natin. This is the loop. And this is the elbow. Okay po? So, kung naiintindihan, magpo-proceed na tayo sa ating first knot. So, we have first the so-called overhand knot. Okay? Ganito lang siya. Overhand knot. Very common. I'm sure lahat tayo kayang gawin ng overhand knot. Okay? So, ang overhand knot po ay ginagamit lang natin siyang stopper sa mga rolling na tali. Pag sinabi nating rolling na tali, yun yung mga dumudulas. Okay? For example, yung didiscuss natin is yung fisherman's bend. Pero bago yung mag-proceed muna tayo sa figure 8. So, sa kung ang overhand ay isang ikot lang na ganyan, ang figure 8, bubuo tayo ng elbow. Then, proceed tayo ng, ito yung working end ha, pasok natin dun sa butas. So, yan yung figure of 8. Same function siya ng overhand knot dahil ginagamit natin siyang stopper, but this one is more effective dahil mas malaki yung scope niya or yung nasasakop niyang space. Okay po? Okay. So, next natin is yung tinatawag nating double fisherman's bend. Kapag sinabi nating double fisherman's bend, this is the knot wherein magagamit natin siya para pagdugtungin yung mga tali. So, magpusisimula tayo sa pag-proceed. Or, by the way, meron tayong single fisherman's bend, ha? But the most sturdy one, or rather, the sturdier one is the double fisherman's bend. So, ang paggamit ng double fisherman's bend, nagsisimula, so, pagdugtong siya ng dalawang tali, ganyan. So, i-parallel nyo muna siya. Then, considering ito yung ating working end, so, ikot natin siya. 1, 2, then, pasok dito sa dalawang set ng tali natin. Yan. Mapapansin nyo, ganyan yung mabubuo niyang hitsura. Okay? So, the same thing will be done on the other part. So, itong part na to, yan, dito naman sa kabila. So, the most effective way is iikot nyo lang siya para familiar na kayo doon sa pwesto. So, ulitin nyo lang yung procedure. Ikot. Then, pasok. So, ulitin ko lang. Medyo kinulang yung haba. Ayan. Ikot. Then, itong dalawa. Pasok. Then, look at the both
standing ends. So hatakin nyo lang sila. Yan. So ganyan yung final product natin sa pagdudugtong ng tali sa double fisherman's bend. Now, meron tayong isa pang tinatawag na pandugtong ng tali. Yan yung tinatawag nating sheet bend. Ang sheet bend naman, ginagamit natin siya para mapagdugtong yung dalawang tali na magkaiba ng size. So basically, kapag nag-sheet bend tayo, ang magiging working end natin ay yung mas maliit na size na tali. Kasi kapag ginamit mo yung mas malaki, hindi siya kakapit dun sa mas maliit na tali. Okay po. So assuming itong ating blue na tali, ito yung ating smaller na rope. Then this one is the larger one. Okay? So ganito yung steps niya. Gagawa ka ng bite dun sa ating standing end. So gawa ka ng bite. Tapos, itong ating working end, papasok mo siya dyan sa ilalim. Tapos, angat, papaikot mo siya sa baba. Yan. Then, itong part na to, iangat nyo lang siya, then ilulusot nyo yung ating working end. Then, hatak. Okay po. So, ganyan yung ating sheet bend. Again po, ginagamit siya para mapagdugtong ang dalawang tali na magkaiba ng size. Okay po. Now, proceed tayo sa other one. Meron pa po tayo isang pandugtong, hindi tayo naubusan. So, this one is the third na pandugtong natin ng tali, yung tinatawag nating Flemish bend. Sa Flemish bend, magsisimula tayo sa pagbuo ng figure 8. So, figure of 8 tayo. Yeah, meron na tayong figure of 8. Then, yung isa nating tali, gagamitin natin yon para sundan yung nilabasan ni standing end. Okay po? So, ito si working end. Susundan. Lahat lang yan, kung saan siya pumasok at lumabas, doon lang po. Then, hatak lang po. So, yan yung tinatawag nating Flemish bend. Okay po. Okay. Now, proceed na tayo sa iba't iba pang nut. So, tapos na tayo sa mga pandugtong. Ito naman yung tinatawag nating figure of 8 bunny ear and figure of 8 bunny ears. Take note of the difference po. When we say bunny ear, isa lang siya. So, paano siya gawin? Gawa ka ng bite. Then, yung bite na yan, yan na yung magiging working end mo. Then, as basic as this, bubuo ka lang ng elbow. Then, pasok. So, basically, para ka lang bumuo ng figure 8, pero bite yung ginamit mo. Okay po. So, yan yung tinatawag natin bunny ear, kasi isa lang siya. Okay? Now, anong function nito? Ginagamit natin to para sa mga sabihin nating carabiner. So, idudugtong natin siya doon. Yung carabiner, doon po na, yun po yung parang, so, i-preplace mo siya dito sa ibabaw ng standing end. Ikot mo yung kamay mo, papasok. Then, etong ating working end, iikot natin ngayon dito sa standing end. Then, kung nakapaikot na siya, hatakin, ilalabas nyo lang yung kamay nyo kasama yung working end. Then, pwede na kayo mag-proceed ng hatak. Okay, so yan yung ating bowline. Okay po. So, tapos na tayo sa bowline, magpa-proceed tayo sa next one, yung ating tinatawag na timber hitch. Sa timber hitch, ito ay mas madali kumpara sa ibang knot na meron tayo. Sa timber hitch, ganito lang siya.
Ito yung ating standing end, ito yung working end. Papalibot mo. Then proceed sa paggawa ng bite. Tapos pasok niyo lang siya dito. Depende sa kapal nung inyong pole. Okay po. So most common is yung tatlong ikot kasi ginagamit natin ito sa mga gaya sa pangalan niya, timber. So mga troso. Ganyan. Palagi po siyang mas lalo po siyang humihigpit kapag ka the more na nalalagyan siya ng pressure. Okay? Ginagamit po natin 'yan gaya po ng sinabi ko sa mga timber kasi doon natin siya ina-attach. Especially kapag kailangan yung halimbawa idadaong niyo yung ship niyo or yung boat niyo sa mga pole. Okay po? So ganun yung ating timber hitch. Now, proceed tayo sa next one. Yung tinatawag nating tautline hitch. Yung tautline hitch, dito medyo magulo siya pero ganito yung magiging process natin. So ito yung ating standing end, then yung working end. Now, iikot natin siya. Pwede rin dito, pwede rin dito. Okay lang yan. Ikot natin siya dito. Ikot ulit. Then, kung nakikita nyo, itong part na to. So, ilalagpas lang natin siya dito sa standing end. Then, dito sa ilalim ng standing end again. Tapos, itong butas na nandito, dito nyo nga ipapasok yung ating working end. Tapos, ilock nyo lang siya. Na ano po yung gamit ni tautline hitch? Karaniwan po sa camping, ginagamit natin ito sa mga pegs. Especially sa tent. Okay? Pwede natin siyang i-attach kasi pwede natin siyang i-adjust. Ano, hindi po siya basa-basa nagagalaw. Kaya pwede natin siyang i-adjust especially for pegs. Okay? Pwede rin siya rope to rope. Okay? Kaya ganyan, maganda po yung function ng ating tautline hitch. Okay po? So, yan po siya. Next natin ay yung constrictor knot. Now, kapag constrictor knot, karaniwan kasi siya, ginagamit siya sa mga sako. Pero this time, gagamitin natin siya muna temporary for poles para lang ma-demonstrate natin na maayos. Okay? So, ganito ang pag-process ng constrictor knot. So, bubukan muna ng X. Dito, sir. Bukan ng X. Now, kapag pinasok mo siya dito sa gitna, hindi constrictor knot ang mabubuo, kundi yung tinatawag nating club hitch. Pero, kapag ang iyong tali ay dinaan mo rito, so idadaan mo siya rito sa ating standing end, then, saan mo siya ngayon papasok dito sa gitna or sa pagitan. So, medyo iaangat nyo lang siya. Then, pasok. Sorry. Dito pala. Then, pasok. Yan. As you can see, mas pahigpit po siya ng pahigpit. The more na may, hinahatak po siya, mas humihigpit siya. Mahirap po tanggalin yan. Now, paano siya ginagamit or saan siya ginagamit? Again po, ginagamit natin siya sa mga sako or sa mga plastic bags kung ayaw natin siyang bumukas basta-basta. So, yan po yung magiging easiest way natin. Kasi, hindi po siya basta-basta gumagalaw, especially kapag nakatouch na siya dun. Medyo gumagalaw lang siya ngayon kasi pole po yung ating gamit. Okay? Yan. Okay po. So, yun po yung mga nuts na nasa atin. Pwede ko check yung ano, sir. Check ko lang yung iba pa. Baka mamami nakalimutan ako. Cut yun na lang, sir. Next natin ay yung tinatawag nating alpine butterfly nut. Kapag sinabi nating alpine butterfly nut, mas madali siya kumpara sa iba kasi bubuo ka lang ng dalawang loop na parehas ng direksyon. So, kung nakapatong yung inyong standing end,
dapat yung sa kabila nakapatong din siya. Yan. So ganyan na, dalawang loop. Paglapitin natin. Dalawang loop. Then pagpapatungin niyo siya. Tapos kung makikita niyo, meron tayong natirang bite dito. So yan yung ipapasok niyo ngayon sa gitna ng dalawang loop. Then hatak. Hey. So sir, paano po yung gamit ng ating alpine butterfly? Yung alpine butterfly po natin, ginagamit natin siya especially kapag sa isa kayong rope team. So sa isang rope team, dito natin ina-attach especially sa carabiner. So kung ikaw isa kang hiker, kakabit mo yung alpine butterfly sa iyong carabiner. Pwede rin siya ginagamit sa rescue, especially kapag yung sabihin natin ikaw yung rescuer, i-attach mo lang siya, then pwede na kayong isang buong grupo magkakasama na nakakabit sa iisang tali. Okay po. So next natin is yung tinatawag nating square knot. Yung square knot, widely used siya, hindi lang sa knot tying, kundi ginagamit din siya sa first aid. So sa first aid kasi, ang ginagamit po talagang tali dun is square knot para madali siyang matanggal. Ginagamit po siya sa bandaging. So paano nga ba natin ginagawa yung square knot? Magsisimula yan sa pagbuo ng overhand knot. So bubuo ka ng overhand knot. So ang gagawin natin, left over right. So si left muna yung ating stand, working end. Left over right. So yan, nakabuo na tayo ng overhand. Then ito na right na si working end. Right over left. Okay, right over left. Then proceed na sa pagtali. Then hatak na lang. So ganyan po yung magiging itsura niya. Now, paano natin masasabi kung tama yung nagawa nating square knot? Simple lang yan. Hahatakin nyo yung isang part. So paghihiwalay natin. Then hatakin nyo lang to. Mapapansin nyo parang tayo may pretzel dyan. Hatakin nyo lang. Then tanggal na siya. So ganun yung square knot. So yun po yung ating mga basic knot tying practices na meron tayo sa ating module. So hopefully marami po kayong natutunan. Then always remember, hindi po agad natututunan ang knot tying kung hindi natin siya lalagyan or pagtutunan ng practice. So yun lang po at maraming salamat.